At sa pinakahuling bahagi sa ating gawain, at tayo dadako na po at ating ibigay ang pagkakataon sa pagdadala ng mensahe ng salita ng Diyos sa ating beloved ordained preacher, Richard Abad. Amen. Praise the Lord, give my shoulder and preacher, Brother Randel. Kano? Everybody say, praise the Lord. Tayo po lahat tayo, manalangin mo na mahal, samahan niyo po ako. Hallelujah, po dikilat mo pagpala namin Diyos, sa manaming banal, mahal namin Panginoong Jesus, lubos mo aming pagpupuri. Pagpapasalamat po sa iyo, mahal na Panginoon, sa iyong pong paggabay, sa iyong paglalangi, sa iyong panalagawain. O Diyos, sa pong panalangin po ng aming minamahal at ginagalang po sa Rudy Stradal Medo, mahal na Panginoon, patawarin po kami sa mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Ikaw po, Diyos, maglagi sa iyong banal salita. Ikaw po magbukas ng pangunawa ng bawat isa. At ikaw po magbigay ng karunungan sa iyong mga may pangaral kong mga salita mo, puno po ng pag-ibig at kapangyarihan. Sumamin ka, O Diyos, sa hapon na ito. Sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, aming sinasaway din mo ay mahal lang anumang gawa ng kaaway, lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin, minakamamahal na Panginoon, maaming na mahal. Praise the Lord. At pinakamataas po na papuri, pagluwalhati, pagdakila, parangal, ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang, ating buhay at mapagpalang Diyos, maaming na mahal. Everybody shout, praise the Lord! Sa Kanya lamang po ang papuri, maaming na mahal. At the world honor po sa ating dearly beloved normal pastor, the end-time prophet of a loving God, honorable evangelist, will be Stan Almeda. Praise the Lord! At minamahal, pag-alaala sa mga banal na turo ng ating beloved honorable assistant pastor, at dobling pag-alang din po sa ating beloved mama dear, Lina C. Almeda. At minamahal, ating pinapabuti ng ating dobling pag-alang sa kalapang minamahal ng mga anak, beloved Almeda children, children-in-law at grandchildren po ng ating beloved parents in the Lord. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga beloved co-preachers, ordained preachers, mga minamahal, sa lahat po ng ating mga beloved choirs, sa lahat ng ating mga beloved musicians, sa lahat po ng ating mga beloved brethren, maging sa mga nanonood po sa live streaming, binabati po natin ng lahat, minamahal, magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Lahat mga anak na Diyos magsabing, praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. Minamahal, tayo po idadako sa pag-aaral sa salita ating mahal na Panginoon. At minamahal is about the armor of God. O yung pong tinatawag, minamahal, na sandata ng Diyos. Sa ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon, minamahal, tayo po ay nasa tinatawag na spiritual battle. Bagamat hindi tayo tinatawag yung nagbabloodshed o yung nagpapadanak ng dugo sa pakikibakang ito o kining ang pakigubat, mga minamahal, dili sa pagpaula o dugo, kundi spiritual na pakikigubat, mga minamahal, spiritual po na pakikibaka, mga minamahal, na kailangan po natin ang armas o sandata na nanggagaling sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, ito pong pakikibaka na ito ay hindi sa atin, kundi sa mahal na Panginoon. Amen? But, siyempre, as the children of God, as His beloved children of God, minamahal, we need God's armor. Kailangan po natin yung sandata ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, nangusap ang Diyos kang kay Haring Josaphat ng King of Judah, sa kaharian ng Judah, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon na huwag kang matakot. Ang sabi ng mahal na Panginoon, minamahal, itong pakikibaka na ito, itong gera na ito, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, hindi sa inyo, kundi sa akin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nandun po tayo sa ganong estado, mga minamahal. At syempre bilang mga, nakita nyo naman po yung mga sundalo natin sa panahon natin ngayon, mga sundalo noon, talagang meron silang armas. Meron silang sandata, meron silang protection. Maliban sa kanilang armas, meron silang tinatawag na armor, yung kanilang nagpo-protect, mga minamahal, sa kanilang katawan upang sila po ay hindi mapinsala ng mga sandata rin ng kaaway.
So mga minamahal, ito po sa spiritual ay ganun din po mga minamahal. Meron din tayong tinatawag na armas, meron din tayong tinatawag po na armor o yung pong isinusuot mga minamahal na mga anak ng Diyos. Bagamat itong ulitin ko po mga minamahal, hindi po ito literal na pakikibaka kundi spiritual. Everybody say praise the Lord. Sabi po ng 2 Chronicles chapter 20 verse 15 mga minamahal, from the book of 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Sorry. Chapter 20 verse 15. From the book of 2 Chronicles chapter 20 verse 15. And he said, "Hearken ye, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus said the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours but God's." Amen. Ikalawang Kronikas, kabanatang 20, ang talata ay 15. Aklan sinabi, dinggin ninyo buong Juda at ninyo mga taga-Jerusalem, at ikaw na Haring Jehoshaphat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot o mga lupay-pay man dahil sa malaking karamihan ito, sapagkat ang pakipagbaka ay hindi inyo kundi ang Diyos. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. During that time, yung mga panahon po yun, mga minamahal, itong senaryo na ito, this is a literal battle talaga. Hindi po ito masasabi lang natin na spiritual, but this is a literal battle. Mag-aaway talaga sila, mga minamahal. May kalaban po ang Judah, the kingdom of Judah. May kalaban sila, mga minamahal, at ang kanilang kalaban ay three kingdoms. They are very outnumbered. Malayong-malayo po sila sa bilang ng kanilang kalaban, mga minamahal. Kaya, siguro, hindi maiwasan bilang tao ikay makadama ng pangamba o takot, mga minamahal. Pero ang sabi ng Diyos kay Haring Jehoshaphat, huwag kang matakot, huwag kang manglupaypay, sapagkat marami ka mang kalaban, marami ka mang kaaway, subalit ang pakikibaka na ito ay hindi sa inyo, kundi sa akin, sabi ng ating mahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. So, ibig sabihin, kung sa literal na pakikibaka, sumasama ang Diyos, gaano pa kaya kung spiritual na po? Amen po ba? Amen po ba? Kung sa literal, in which, alam naman po natin, maging sa panahon ngayon, mga minamahal, mga bansa ay nagkakanya-kanya po sila ng mga weapons, nuclear weapons. Meron pang tinatawag na, anong tawag dyan mga minamahal? Parang masya-shutdown yung mga kuryente ng mga computers, controls. May term sila, EMP. Kung di pa ako nagkakamali, mga minamahal. Marami silang iniimbento ng mga armas panggera. So may isip mo, mga minamahal, na hindi nila pinag-uusapan ng Diyos dahil armas ang kanilang nililikha. Subalit sa panahon po ng Israel, hindi po ito masasabing spiritual lang, kundi talagang gera po, literal na gera. Pero bagamat ang gera na yon ay literal, sinabihan sila ng mahal na Panginoon, huwag kayong matakot, huwag kayong manglupaypay, sapagkat ng pakikidigmaan na ito ay sa akin. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na pay. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, sa mga naglilingkod sa Diyos, maging ang pakikibaka ay spiritual o ang pakikibaka ay literal man, mga minamahal, sa mga naglilingkod sa Diyos, kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. 2 Chronicles chapter 20 verse 17, mga minamahal, sabi ng ating mahal na Panginoon, go against them and I will be with you. Lumabas kayo at makibaka kayo sa kanila, at sabi ng mahal na Panginoon, ako ay kasama ninyo. Basahin po natin, minamahal, 2 Chronicles chapter 20 verse 17. From the book of 2 Chronicles chapter 20 verse 17, you shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them,
for the Lord will be with you. Amen. Ikalawang Kronikas, Kabanatang 20, ang talata 17. Kayo hindi makakailangan makapaglaban sa pagbabakang ito. Magsilgay kayo, magsitayo kayong panatag at tignan nyo ang pagliligtas ng Panginoon ng kasama ninyo, o Juda o Jerusalem. Huwag kayong mga takot o mangulpaypay man. Bukas ay magsilbas kayo laban sa kanila, sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, minamahal, you shall not need to fight in this battle. Hindi nyo na kailangan makipag-away sa gera na ito, sa pagdigmaan na ito. Imagine. Amen? Hindi na rin po kailangan makipag-away ng Juda. Hindi na kailangan makipag-away ng Israel, ng mga lingkod ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang pakikibaka na yon, mga minamahal, ay sa Diyos. Kayo ay tumayo at makikita nyo ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Alam nyo po, mga minamahal, ito po ay tatayo ka sa iyong pananampalataya. Amen? Si King Jehoshaphat, tumayo siya sa kanyang pananampalataya. Ang buong Juda, tumayo sa pananampalataya nila. Sumunod sila sa salita ng Diyos. Sumunod sila sa propeta ng mahal na Panginoon. Ano pong ginawa nila, mga minamahal? Imbis makibaka, imbis makipaggera, imbis makipag-away, sila po ay nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po, mga minamahal, para sa ating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ito palang pagpupuri, noon pa man, ay sandata na ng mga totoong anak ng Diyos. Amen po ba? Totoo na, asandata na ng mga totoong naglilingkod sa mahal na Panginoon, sapagkat alam niyo po, habang sila'y nakatayo doon, nagpupuri sa mahal na Panginoon, umaawit sa mahal na Panginoon, yung pong tatlong kaharian, mga minamahal, sila po mismo ang nag-away-away. Sila po mismo ang nagkagulo. Siguro nakapanood na kayo minsan yung mga nagbabasketball na nag-away-away. Amen? Di ba? During laro nila, may nasuntok na isang player, kakampi yung mga kakampi, yung mga kalaman halab, wala na nag-basketball, nag-boxing na sila lahat doon. Ganun ang nangyari, mga minamahal, sa tatlong kaharian. Nagkaroon ng misunderstanding, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, imbis magkakampi silang lahat, sila po ang nagpatayan. Habang nagpupuri ang mga anak ng Diyos sa kanyang kabanalan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Habang nagpupuri ang mga anak ng Diyos, ang mga kalaban naman, sila na pong nag-away-away. Amen? Amen? Puisipin mo, mahirap sa tao, pero sa Diyos walang mahirap. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, kailangan po natin yung proteksyon na nanggagaling sa mahal na Panginoon. Kailangan po natin yung pag-iingat na nanggagaling sa mahal na Panginoon. Kagaya sa panahon natin ngayon, mga minamahal. Una, COVID. Sunod, swab. Amen? Hindi pa natatapos yung COVID, may variant na naman. May mga delta-delta silang sinasabi. Amen? Pagkatapos, hindi naman tayo gumagamit ng face mask dati tsaka face shield, nakagamit na lang tayo. Sa una, pag gumamit ka ng face mask, napakalinis mo. Ayaw mo maalikabukan. Amen. Ngayon, pag hindi ka gumamit ng face mask, gusto mong magka-COVID. Everybody say praise the Lord. Pagkatapos, hindi pa tapos yung COVID, eto na naman, vaccine na naman. So mag-iisip, marami po ang nangangamba, pero mga minamahal, kaya nga po ito'y masasabi mong parang gera. Parang nagbibigay ng takot sa tao, nagbibigay ng pangamba, pati ekonomiya, pati buhay ng tao, mga minamahal. Ngayon, sa pakikibakang ito, mga minamahal, sino ang mag-iingat sa atin? Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord!
Kaya kang ingatan ng Diyos. Amen? Amen? Oh, mga minamahal, sabi ng Isaiah chapter 54, verse 17. Basahin po natin ang Isaiah 54, verse 17. From the book of Isaiah chapter 54, verse 17. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, said the Lord. Amen. Isaiah, kabanata 54, ang talata 17. Walang armas na ginawa laban sa iyo, pakinabangan at bawat dila nagagalaw laban sa iyo, katulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ano po sabi ng Isaiah 54:17? No weapon that is formed against thee shall prosper. Kapag ikay naglilikod sa Diyos, mga minamahal, walang anumang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala daw po. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Napatunayan ba yan sa banal na gawain nga ito? Napatunayan. Amen? May mga kapatid tayo, kapatid ang binaril. Yung bala, humabalabag lang, bumamahalang, nagpapahalang lang sa kanilang mga katawan. Hindi po bumabaon. Bakit? Dahil iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maalala ko yung patutuo ni Major Perez, mga minamahal. Nasa gera po sila, kalaban nila mga NPA. Wala na silang gaanong armas. Ang kanilang shield, yung pinaka naging taguan nila, mga kawayan na lang, kawayan. Yung, alam niyo ba yung kawayan, yung naka-pondo na kawayan ba? Yung buhay. Yun na lang ang kanilang naging tabing. O doon na lang sila nagtatago. Wala na silang gaanong armas, napakarami nilang kalaban. Ang sabi ni Major Nugget, sumigaw kayo ng hallelujah, praise the Lord. Ang sabi ng mga sundalo na hindi kapatiran, Sarge, ano yun? Basta, sumigaw kayo ng hallelujah, praise the Lord. Sabi, utos ng commander, sigaw sila, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sigaw sila ng sigaw, minawahan. Rinig na rinig po ni Major Perez na bumabagsak yung parang mga bala ng mortar ba yan? O yung kasing lalaki ng sardinas ba na bala, mga minamahal? Naririnig niya po yung bagsak, mga minamahal, doon sa malapit sa kawayan, mga minamahal, na tinataguan nila habang sumisigaw sila ng hallelujah, praise the Lord. Maya-maya, nawala yung mga NPA, nag-alisan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pagkatapos yung mga bala na nakita nila, ang dami po nakapaikot doon sa kawayan. Hindi pumutok lahat, mga minamahal, sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Walang anumang sandata na ginawa ng tao laban sa iyo ang magtatagumpay. Amen. Yun ang sabi ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Nangyayari po yun sa gawain na ito, nangyayari sa mga kapatiran, nangyayari sa buhay natin, yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, kasama natin ang Diyos. Amen! And every tongue, pati yung magsasalita laban sa iyo, and every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. Merong magsasalita sa iyo, laban sa iyo, lalaitin ka, anong-anong sisiraan ng pagkatao mo, kung ano-anong sasabihin, mga minamahal, kapag ang Diyos ay kasama mo, darating ang araw, kakainin nila yung sinabi nila. Everybody say, praise the Lord. Yun po ang sabi ng Biblia. Amen? Yun po ang sabi ng Biblia. At may karugtong pa. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is of me, saith the Lord. Ito daw po, mga minamahal, ang mamanahin. Ito ang mamanahin na mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ibig sabihin, totoo tayong lingkod ng Diyos. Lahat ng nakaranas ng pag-iingat ng mahal na Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Maraming paraan tayong iningatan ng Diyos. Amen po ba? Ang sabi ng Biblia natin, ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa kanyang mga lingkod at ang kanilang katwiran ay sa akin.
Ibig sabihin, kapag sumasama sa iyo ang katwiran ng Diyos, kapag ginagawa mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, kapag ikay totoong lingkod ng Diyos, mga minamahal, sasamahan ka ng pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, napaka-importante yung suot natin, yung katwiran ng Diyos. Ibig sabihin, suot-suot mo yung katwiran ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Dahil pag kayo lumalakad sa kalooban ng Diyos, maririnig po natin yung mga patotoo, di ba? Aabante sana, biglang parang may nagsabi sa kanya, atras. Pag atras niya, minamahal, malaking pile ng bakal bumagsak sa harapan niya. Iningatan siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming ganong instance. May mga kapatiran sasakay ng sasakyan, hindi pinapasakay ng mahal na Panginoon. Yung pala, yung mga sasakyan na yun, sa unahan, madidisgrasya. Amen? Everybody say, praise the Lord. Yung pag-iingat po na yan, mga minamahal, ay dapat nating isipin, patay na sana, durog na sana, napino na sana, pero dahil buhay ang Diyos, hindi man natin alam. May Diyos naman na nakakaalam, mga minamahal. Paano kaingatan, mga minamahal? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na po. Kaya sa mga oras na ito, everybody say praise the Lord. Sa mga oras na ito, ang ating uniform, masasabi natin yung armor, yung ating isusuot upang sa atin ang pag-iingat ng mahal na Panginoon, walang iba kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Sa atin ang katwiran ng mahal na Panginoon, one thing for sure, sa atin din po ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, sa panahon ni King Ahab at saka si King Jehoshaphat, si King Ahab siya po yung hari ng Israel during that time kasi nahati po yung Israel. 10 tribes, saka yung 2 tribes. 12 lahat yan eh. Yung 10 tribes, yun po yung tinawag na Kingdom of Israel. Yung 2 tribes, yun ang tinawag na Kingdom of Judah. Itong 2 tribes, 2 tribes na ito, ito po yung lahi ni King David. These are the people who worship God. These are the people who are faithful to God. Pero yung 10 tribes, na-deceive po sila, they worship idols. Sinasamba nitong 10 tribo ang mga ribulto, bato, kahoy, semento, mga santo. Yun ang kanilang Diyos dito sa 10 tribes. Ngayon itong 2 na ito, dahil magkakapatid din po yan eh. 10 tribes, 12 tribes lahat eh. Nagsama sila sa gera against Ramoth Gilead. Yun ang kakalabanin nila. So nag-join forces sila. Ngayon nagtanong sila sa mga propeta, yung mga sinungaling na mga propeta, mga bulaang propeta, sinasabihan sila, makipag-away kayo, mahal na hari, at kayo magtatagumpay, ganun. Pero yung totoong propeta ng Diyos, nagsabi, kayo ay hindi sasamahan ng Diyos. Dahil matigas ang ulo ni King Ahab, ayaw niya makinig sa totoong propeta ng Diyos, nagpatuloy sila sa gera. Isipin niyo po, pag-aralan niyo. Nung papunta na sila sa gera, sabi ni King Ahab, King Jehoshaphat, magdamit ka ng robe, yung panghari na damit. Magdamit ka ng robe, King Jehoshaphat. Ako, magdi-disguise ako, magpapanggap ako, magdadamit ako ng damit ng sundalo. Siguro ang kanyang isip para hindi siya mapatay. Parang ipinahamak niya patuloy si King Jehoshaphat. Amen? Kasi sa gera, pag napatay ang hari, tapos na ang laban. Ganon sa gera eh. So, pinagsuot niya ng hari, damit hari, si King Jehoshaphat, habang siya, nagsuot siya ng damit ng sundalo, nagpanggap siya. Pero alam niyo po anong nangyari, minamahal? Habang nagigera, meron lang tumira ng pana, kumbaga patsyamba ba? Tumira ng pana, minamahal, kanino tumama? Kay Haring Ahab. Sa kanya tumama. Kaya buong gera, naghihingalo si Haring Ahab hanggang sa namatay. Samantalang si King Jehoshaphat, pinaikutan siya ng sundalo ng mga kalaban. Dahil nakadamit hari siya eh. Pinaikutan siya. Pero nung makilala nila na si King Jehoshaphat pala ito, hindi nila ginalaw. Pinalaya nila si King Jehoshaphat, mga minamahal. Amen?
palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito mo makikita, everybody say praise the Lord, si King Jehoshaphat sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero dahil kapatid niya si Haring Ahab, kasi isang lahi sila, tinulungan niya. Pero si Haring Ahab, ang Diyos ni Haring Ahab, mga bato, kahoy at simento. Patay na Diyos, hindi totoong Diyos. Kaya pagdating ng gera, mga minamahal, sinong iningatan ng mahal na Panginoon? Yung lumalakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. No? Kung tutusin, lugi si King Jehoshaphat. Amen po ba? Amen? Lugi siya eh. Nakadamit pang hari na siya eh. Siya yung target. Samantalang si Haring Ahab nandaya, kumbaga, nagdamit sundalo, pero walang makapagtatago sa mata ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino ang iingatan niya. Alam ng Diyos kung sino ang proteksyonan niya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So iba talaga pag ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Iba talaga pag iniingatan mo yung tinuro ng ating mahal na ebanghelista. Tinuro ng ating minamahal na stand pastor. Ipinapangaral sa pulpito, sinusunod mo. Nagsusumikap kang dumalo, nagsusumikap kang magpagamit sa gawain, nagsusumikap kang magtapat sa pagbibigay, nagsusumikap pang mamuhay na may kabanalan kahit nasa inyong tahanan, nasa inyong trabaho. Iniingatan mo ang salita ng Diyos, hindi lang sa Biblia, kundi sa puso mo at sa isip mo. Iniingatan mo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ikaw, mga minamahal, ay iingatan ng Diyos. Sa sayo, ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Magugulat ka, mga minamahal. Maging niyo pong abang lingkod, one time, hindi pa po ako manggagawa noon, mga minamahal. Meron kaming farm slate eh. Siyempre, tatabasan mo yan, magtatabas ka. Hindi ko napansin, mga minamahal, na yung kasi sa slate, mahaba po yung itak namin doon, yung sundang kong tawagin. May term pa sila na kung sino mga taga-late rito, goodbye haro. Mahaba po yun, matulis. So, yun po yung pantabas namin, mga minamahal. Eh, hindi po tayo masyadong sanay noong mga time na yon. Tumama kayo sa kahoy, mga minamahal. Ito po ay umikot, mga minamahal. Umikot po yung itak na yan papunta sa akin, mga minamahal. Tumama talaga sa akin, mga minamahal. Akala ko po ako'y nasugatan, pero sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, talagang totoo mag-iingat ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa maliliit man na bagay, iingatan ka ng Diyos. Lalo na sa mga malalaking mga pagkakataon. Everybody say praise the Lord. Kaya masarap, sabi ko manamahal, masarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil kahit saan ka pumunta, ano man ang gawin mo, mga minamahal, ibig sabihin may trabaho, may ginagawa ka, pero dahil taglay-taglay mo ang katwiran ng ating mahal na Panginoon, sasayo din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Hindi ka dapat matakot. Amen? Amen. Yung may mag-iisip sa'yo ng masama, limitado lang ang nakikita niya. Yung nag-iisip sa'yo ng gumawa ng masama, limitado lang ang kanyang kaalaman. Yung nag-iisip sa'yo na gumawa ng masama, limitado lang ang kanyang kakayanan. Pero ang Diyos na nag-iingat sa iyo, makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Kita niyo po, minamahal, ating mga pastor sa dako ng talipon. May ready na yung hukay? Naka-ready na po yung hukay, mga minamahal, para doon sila ililibing. Pero nailibing ba sila? Tinablan ba sila ng armas? Tinablan ba sila ng bala sa kapurihan? Ang kapurihan ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hanggang ngayon, pinipreserva ng mahal na Panginoon ang buhay ng ating minamahal at ginagalang ni Ebanghelista Wilde Estrada Almeda. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nangamatay na lang yung mga abusayap. Amen? Amen! Yung mga sniper, mga minamahal, nagtataka, binabaril po yung, nagtataka po siya. May mga natutumba na tao, sniper eh. Merong hindi natutumba.
Sabi niya, sino kaya itong mga hindi natutumba? Yung iba natutumba, yung iba hindi. Tapos, one time nung sumurrender, so pumunta na si Brother Fernando Solon, siya kasi yung unang-unang nakapunta doon sa mga grupo ng mga sundalo. Dinakita siya ng sundalo na papalapit. Eh, siyempre yung suot niya, alam niyo na, gusgusin, wala sa ayos, eh, bundok yun eh. Pami naman, napagkamalan siya ng sniper na Abu Sayyaf. Yung nakatutok sa kanya, may marksmanship, ibig sabihin sharpshooter. So, pami lang binabaril po si Brother Fernando Solon, natutumba si Brother Fernando. Pero nagtataka po siya, pagkatapos matumba, tatayo uli, mga minamahal. Babarilin niya na naman, matumba na naman. Pagkatapos, tatayo uli, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal. Nagtataka po siya. Bakit tumatayo? Maya-maya, sumigaw, Hallelujah, praise the Lord. Ang pagkarinig niya, akala niya nga, ako, Aula Akbar ang isisigaw. Ang isinigaw, Hallelujah, praise the Lord. Doon niya nalaman, hindi pala ito Abu Sayyaf. Taga Jesus Miracle Crusade pala itong nabaril niya, mga minamahal. Pero ganun pa man, andun ang pag-iingat ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Pero grabe! Amen! Ibig sabihin, natutumba, tinatamaan. Pero hindi tinatablan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pong gawin ng Diyos yun, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya, napakaganda na maranasan po natin at alam kong nararanasan natin, patuloy nating maranasan yung pag-iingat ng mahal na Panginoon, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Amen po ba? Amen po ba? Maraming nangangamba, maraming natatakot, maraming nadidismaya. Pero ikaw na naglilingkod sa Diyos, hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat madismaya dahil may Diyos na nag-iingat sa iyo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ang sabi po ni King David sa Psalm, I will not be afraid what men shall do unto me. Hindi ako matatakot kahit anong gawin ng tao sa akin. Imagine, hindi siya matatakot kahit anong gawin ng tao. Hindi ka naman ibig sabihin na pupunta ka sa kalsada, maghahamon ka. Hindi ganon. Amen? Huwag pong ganon. Mali yun. Ang ibig sabihin, yung mga nag-iisip sa'yo ng masama, may nagtatangka sa'yo ng masama, hindi ka dapat matakot. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Pero, wala kang manghagit. Amen? Hindi ka naghahamon. Basahin po natin Psalm chapter 3 verse 6. Psalm 3, 6. Psalm 56, 11. And Psalm 27 verse 1. From the book of Psalms chapter 3 verse 6. I will not be afraid of 10,000s of people that have set themselves against me round about. Amen. Chapter 56, verse 11. In God have I put my trust. I will not be afraid what man can do unto me. Chapter 27, verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Amen. Salmo, kabanatang 3, ang talatay 6. Ako'y hindi matatakot sa 10,000 ng bayan na nagsihanda laban sa akin sa buong palibot. Mga awit, kabanatang 27, ang talata ay 5. Sapagkat sa karawan ng kabagabagan ay iingatan niya ako sa lihi ng kanyang kulandong. Sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay kukubli niya ako, kanyang itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Salmo 27 verse 1 po. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan, kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay, kanino ako masisindak? Amen. 56:11, Salmo. Sa Diyos ay ilagak ko ang aking tiwala, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat mong magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. I will not be afraid, sabi po ni King David, I will not be afraid of 10,000s of people
that have set themselves against me round about. Kahit paikutan pa daw po siya ng 10,000 tao man naman na laban sa kanya, sabi ni Haring David, hindi ako matatakot. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen! Everybody say praise the Lord! Wala kang dapat ikatakot, mga minamahal. Ang sabi ng Psalm 56:11, In God have I put my trust. Sa Diyos, binigay ko ang aking pagtitiwala. Amen! Kanino natin binibigay ang ating pagtitiwala? Sa Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po tayo patuloy na naglilingkod sa Diyos, patuloy tayong gumagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon dahil ang ating pagtitiwala ay sa Diyos. Amen! Hindi ako matatakot, I will not be afraid what men can do unto me. Hindi ako matatakot kung anumang magagawa ng tao sa akin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So wala ka palang dapat ikatakot, mga minamahal, sapagkat ang lahat ng bagay ay kontrolado ng Diyos. Amen! Amen! Kontrolado ng Diyos lahat ng bagay, mga minamahal. Psalm 27 verse 1, the Lord is my light, ang Panginoon ang aking liwanag, and my salvation, at ang aking kaligtasan. Whom shall I fear? Sino ang aking katatakutan? The Lord is the strength of my life. Ang Panginoon ang lakas ng aking buhay. Sino ang aking katatakutan? Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Napakalaga po nito, mga minamahal. Sapagkat, naalala ko po tuloy yung na-disgrasya ba na bata, unbeliever po ito, nakasakay siya sa jeep, puno na, nandun po siya sa labas, nakasabit, biglang huminto yung jeep, bigla rin may truck nakasunod, medyo nakulangan ng preno, manimahal, parang naging naipit yung bata, pero siguro hindi masyado, kasi buhay pa yung bata. Hanggang sa yung bata, nakababa ng sasakyan, nakapasok pa sa eskwelahan, umuwi ng bahay, pag-uwi ng bahay, nang hina, namatay. Yung pala nung pagkaipit sa kanya nung truck, ilang oras po muna, meron pala siyang internal organ na nasira. Everybody say praise the Lord. Grabe po yun. Amen po ba? Pero isa dating kapwa manggagawa, isang preacher, mga minamahal, pagbaba niya ng jeep, mga minamahal, tamang nakababa pa lang siya ng jeep, hindi niya napansin, mga minamahal, meron palang tricycle na mabilis, na wala ng preno, binangga po yung jeep, nandun yung beloved co-preacher namin, minamahal, nakatayo doon sa harap ng likod ng jeep, or rather sa likod ng jeep, nakatayo, mga minamahal, no, nakatalikod siya sa tricycle, naging sandwich po siya. Alam niyo po, mga minamahal, basag yung salamin ng windshield ng tricycle, dahil yung ulo ng driver lumabas doon sa windshield. So, napakalakas mo talaga. Nagkalat yung bubog. Yung beloved preacher natin, minamahal, naipit po. Naipit. Pero himala talaga dahil imbis na bakal yung metal yung ano ng tricycle, yung likod niya, yung puwet niya, minamahal, bumakat. Bumakat doon. Yung kanya namang tiyan, medyo bitian kasi, bumakat naman doon sa bakal na bandang likod ng jeep. Pero nung pina-x-ray po yung ating beloved preacher, walang fracture. Mas nayupi pa yung bakal, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal po yung malakas na palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Kung kasama mo ang Diyos, sino ang katatakutan mo? Wala. Amen? Itong mga himala na to, mga minamahal, hindi man tayo karapat-dapat, pero ginagawa ng Diyos sa banal na gawaing ito, mga minamahal. Ginagawa ng Diyos sa banal na ministeryong ito. Ibig sabihin, mga minamahal, sa pangunang panalangin na ating mahal Evangelista Wildestra de Almeda, kasama natin ang habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasama natin ang pag-iingat ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sino ang katatakutan mo? Amen? Amen? Everybody say praise the Lord.
Ephesians chapter 6 verse 10 to 17 atong ating last verse mga minamahal episode 6 Jesus hanggang 17. Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of his might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having in the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. Epeso, kabanatan 6, ang talatay 10 hanggang sa unahan. Katawas sa susay, magpakalakas kayo sa Panginoon, at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan, magbis kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang aming pakipagbaka hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan ay mga dakong kaitasan. Dahil dito, nagsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw na masama at tumagawa ang lahat na magsitibay. Magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat ng baluti ng katuwiran at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, itagli ninyo ang kasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nangaginingas na saludi ng masama. At magsikuha rin kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Saan tayo magpapakalakas? Sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Be strong in the power of His might. Magpakalakas po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, hindi po armor ng tao, hindi sandata ng tao ang ating isusuot, kundi ang sandata ng Diyos, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo'y manatiling nakatayo anumang kasamaan ang dumating. Everybody say praise the Lord. Yung ating belt, mga minamahal, yung sinturon daw po natin, yung katotohanan. Ibig sabihin, alam na natin ang katotohanan. Walang ibang totoo, walang ibang katotohanan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang totoong Diyos. Siya lamang ang buhay na Diyos. Gawin mong belt ang pagkakilala mo sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Yung breastplate, kumbaga sa panahon ngayon, yung mga bulletproof, sa panahon noon, pag ikay iniespada, hindi ka tatablan kapag tinamaan ka sa breastplate. Kung ikay babarilin sa panahon ngayon, mayroon kang bulletproof, hindi ka tatablan ng bala, minamahal. Pero sa atin na naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi bulletproof, kundi ang katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon ang mag-iingat sa atin, mga minamahal. Ang paggawa sa kalooban ng Diyos ang mag-iingat sa atin, mga minamahal. Amen. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Gawin nating kaugalian kasama lagi yung pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Sapagkat ito daw po'y magiging sandalyas natin, mga minamahal, ang ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon at yung ating taming, yung ating shield, mga minamahal, yung ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan manatilang ipagtitiwala sa Diyos. Kailangan manatilang yung pananampalataya sa mahal na Panginoon upang papanain ka man ng kaaway ng alinlangan. Hindi ka mag-aalinlangan, mga minamahal, dahil nagtitiwala ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tumatayo ka sa iyong pananampalataya, mga minamahal. Hallelujah. Palagi nating nasa isip ang kaligtasan na binigay ng mahal na Panginoon. Huwag natin itong kalilimutan. At lastly, mga minamahal, ang ating panglaban, mga minamahal,
walang iba kundi ang espada, ang espiritu at ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung nagtagumpay ang mga unang hari, iniingatan sila ng Diyos na ang katwiran ng malapay na nasa kanila. Ang ating malapastor na preserba ang kanyang buhay at ang mga buhay ng mga prayer warrior dahil kasama nilang katwiran ng ating malapay noon. Ang Diyos ay hindi nagbabago, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito, sasamahan ka ng pag-iingat ng ating malapay noon, mga minamahal. Kung ang katwiran ng Diyos ang siyang iyong sandata, mga minamahal, ang paglakad sa kalooban ng malapay noon, ang siya po nating arwas, mga minamahal, ang kanyang mga salita, mga minamahal, ang siya nating espada, pananggalang, ang ating pananampalataya, mga minamahal, na sa lahat na ito, mga minamahal, tayo magtatagumpay dahil kasama natin ang ating Panginoon. At ang pakikibaka na ito, ang sabi ng Biblia, hindi sa atin, kung hindi sa Diyos, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga oras ito, ang kinin natin ang mga pangako ito ng ating mahal na Panginoon. Araw-araw, paglabas mo rito, iingatan ka ng mahal na Panginoon. Sa kamamagtong ano man gagawin mo, kamung ika'y lumalakad sa katwiran ng Diyos, iingatan ka, mga minamahal. Iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong kalangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, hallelujah, hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba. Thank you.
Pagiyang kapagyarihan na kamatayan ay di nagtagumpay sa ating mahal na Panginoon. Hindi siya ordinaryong tao, sumalit si Diyos na nagkatawang tao. Nagdalas ng hirap, mga minamahal. Para sa atin siya ay napako sa krus, mga minamahal. Para sa atin siya ay pinarusahan, mga minamahal. Para sa atin siya ay nalimus na, mga minamahal. Para sa atin buhay niya ay binigay, mga minamahal, na bayubay sa krus, inilibig, mga minamahal, sumalit dahil siya ay Diyos, hindi siya tao lamang, mga minamahal. Pagkatapos ng tatlong araw, ating mahal po noon ay bumangon mula sa libingan, mga minamahal, at nanatiling buhay hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. May Diyos na yung mga pangyarihan, may Diyos na yung buhay, may Diyos na yung totoo, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, habang ating alalahanin ang kanyang kamatayan sa krus, tayo po'y manalangin, mga minamahal, magpakumpapatay sa ating mahal na Panginoon. Minamahal tayong makibagin ang banal na punan na ito. Makalinisin ng Diyos ang puso natin. Sa mga araw na darating, ang kailangan natin ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Naging Diyos lamang ang mga pag-iingat sa atin, ang tiyak na pag-iingat, mga minamahal. Hindi ka maano, hindi ka mamamamak, mga minamahal. Dahil ang Diyos ay kasama mo, mga minamahal. Ang Diyos ang mag-iingat sa iyo, mga minamahal. Ang Diyos ang mag-iingat. Ito'y pangako niya, mga minamahal. Ito'y pangako ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, kasi sa mga oras ito, minamahal, tayo pang letin manalangin sa ating mahal na Panginoon. Kung baba po tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, iingi po natin ang kapatawaran ng mga pagkukulang natin. Palayain tayo ng Diyos sa ating mga kahinaan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Manalangin po tayo ng lahat ng manakilan mo, magpala namin Diyos sa manaming banal. Mahala po yung kami narito po lahat, o Diyos na po talagang sentral ang biyay sa kalangitan. Sa pamunang panalangin namin, mahal ang pag-ilis na walis na ang medal. Mahal namin po yung patawarin mo po, bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Gawin mo kami karapat dapat, o Diyos, na makibagi sa manalapunan na ito. Ayaw mo nalatugong, mahal ang Panginoon, pinagas mo. Ayaw katawan na bayubay sa krus, mahal ang Panginoon, para sa amin. Nagsimula ng tinapay, mahal ang Panginoon, at inumin na ito. Mahal ang Panginoon, kami makaming karapat dapat, o Diyos, sa iyong amag, sa iyong biyaya, mahal ang Panginoon, sa iyong katwiran, o Diyos, sa iyong pag-iingat, mahal ang Panginoon. Sumamin ka, o Diyos, kaabagan mo po kami, kaabagan mo kami, at mahal na Panginoon, sa mga pagyariang pangalan mo, mahal na Panginoong Isus, dumadalangin kami. Amen at amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri natin, mahal na Panginoon, minamahal. Sabi po na banal na kasulatan. Sabay-sabay po natin kanin, mga minamahal. Hallelujah. Ito po ay tinagwili ng ating mahal na Panginoon sa atin na mga naglilingkod sa Diyos. Pag-alaala ng kaligtasan na binigay ng ating mahal na Panginoon sa ating mga minamahal. Hindi po biro, hindi madali, mga minamahal. Mali tayo'y nakikinapang ngayon, mga minamahal, dahil sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Dito tayo nagbago, dito tayo gumaling, dito ang Diyos ay tumutugon sa panalangin, mga minamahal. Dito ang Diyos ay buhay, mga minamahal. Kasama natin, mga minamahal. Kaya sa pag-alaala na ito, minamahal, at tayo magkaisa, minamahal, pag-alaala sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ay binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabi siya ay pagkanuluan.
ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin, minumahal. Hawakan po natin ating mga grape juice, mga minumahal. Sabi po ng Biblia, minumahal, at gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipad sa aking dugo. Hawak, gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyong tinapay na ito at inumin ninyong saro, ay inihayag ninyong pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Hallelujah. Inumin po natin mga minamahal. Lahat, bawi na mahal, ang sabi ng Biblia, huwag kang mangamba, huwag kang matakot.
Bagus lahat ng iyong mga pangangailangan, kahilingan iparating mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Make your request and petition be known unto God. Ipaalam po natin sa Diyos na buhay, mga minamahal ating mga lapay ng Jesus. Magkaisa po tayo, hallelujah, hallelujah, po dekilan o pagpala naming Diyos sa manaming banal. Malapayo sa mga sandaling na kami dumudulog sa tronomiyan sa kalangitan. Dumudulangin siya sa pangunang panalangin ng mga lapang ilista o ilista de Almeda. O Diyos, matawarin rinu po kami sa lahat pa ng aming mga pagkukulang sa iyo. Patuloy mo kaming palayain sa aming mga kainan. Sa mga oras na ito, ikaw po malapoy mabigay ng katugunan sa mga dalangin ng mga anak. Ipagkalam ang kalutasan sa mga suliranin. Ipagkalam ang kagalingan sa mga karamdaman, mahal na Panginoon. Ipagkalam ang mga katugunan sa mga panalangin, mga pagpapalang itinadalangin sa iyo. Ikaw po mabigay katugunan at ikat sa natin yung pag-iingat sa bawat isa sa amin. Yung proteksyon, mahal na Panginoon, sa bawat isa sa amin, yung paggabay, mahal na Panginoon. Aba kami naglilikod, mga lupuin ang buhay namin na sa iyong mga kamay. Ingatan mo kaming lahat, O Diyos, matuloy pa kaming patnubayan, pagpalain sa makapagiri ang pangalan mo, mahal na Panginoon, Jesus, dumadalangin kami. Amen at amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Inamahal ko tayo may mga karamdaman, ipatong po natin sa kamay sa ating ulo, isa kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman. Kung tayo po may mga kahinaan po, may namalita sa dalawang kamay, at isipin po natin ating minamahal at ginagalang Evangelista, Wildista de Almeda po ang nag-pray sa atin, bagamat siya malayo, pero ang kanyang panalangin ay para sa atin, mga minamahal, at ang panalangin ng taong matuwid, sabi ng Biblia, ay kapakipakinabang kapag siya'y manalangin na. Kaya't mga minamahal, labutin tayo ng habang ng Diyos, mga minamahal, ating rebuke, magawa ng kaway na yan, minamahal, sa pangalan ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pagkilan ng pagpalang Diyos, may sana pa kami lumalapit siya sa mga panalangin through the leading prayer of the beloved humble pastor, Wildista de Almeda. Malapain ako sa makapangyari ang pangalan mo, malapain ako sa aming sinasadiwan, makaramdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, yuma, katarak, demonyo ng alinlangan, panlulupay-pay, takot, pangamba, demonyo ng COVID, demonyo ng pandemic, demonyo ng kahirapan, lumay sa makapangyari ang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, problem, doubts, unbelief, infirmities, poverty, cast out. COVID, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, be healed, be blessed, be protected in Jesus' name. Even and amen, protection in Jesus' name, we pray. Even and amen, hallelujah, tayo pong lahat ito may minamahal. And as a token of our faith, tayo po itumalo, tatlong beses minamahal. At ating iparating sa mahal na po yung ating taos mo sa pagpasalamat sa bigang po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, amen. Everybody say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Hallelujah, puri po ating mahal na Panginoon. God bless you po, minamahal. At kung meron po tayong mga bisita, meron po ba? Karoon po lang, ngayon lang naka-attend. Praise the Lord. Thanks tumanggap sa mahal na Panginoon. At kung wala naman po, minamahal, tuloy-tuloy po tayo sa ating gawain para sa mga announcement. Praise the Lord. Minamahal. Amen. Meron po tayong letter dito, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po na dadako po sa ating special offering, mga minamahal. Praise the Lord. At tayo manalangin sa ating special offering. Praise the Lord. Kung ano po sino mag-pray, mga minamahal. Ito yung sa pangangailangan po ng ating church. Hallelujah. O po, dikilan mo pagpala namin Diyos sa manaming banal. Malapit sa bagay po ito ng pagbibigay special offering para sa church improvement, mga pangailangan sa church building.
mga building permit, mahal po iba pa. O Diyos, ikaw po mag-bless, mahal po sa mga kamay, sa mga puso. Na nais magkaloob, mahal po Inoon, ay ganito ang puso na magkaloob, makatulong sa pangailangan ng iglesia. Ikaw po magbalik sa kanila, mahal po Inoon, ng libu-libu, mga higit po ang mga pagpapala sa kanila, material, financial, physical, lalong lang sa spiritual. At sa wala pong may pagkakaloob dahil sa kawalan, ikaw rin po mag-bless, mahal po Inoon, upang sunod na pagkakataon sila din po ay makapagkaloob sa mga nais ng pagkaloob, kay tulong, may bahagi sa iyong banalagawain. Pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos, hallelujah sa bahagi ito. Sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, dumadalangin kami. Amen at amen. Praise the Lord. Hallelujah. At manamala, meron po tayong special announcement dito. Meron, maminamal, yung binigay po natin last few Sunday na mga, yun, ipag-try lang po, no? Sa mga may trabaho po yun. Nag-try lang po tayo kung may exempt sila. Minamahal, nagbigay tayo ng mga letters. Pero doon po sa mga kapatiran natin na gustong mag-exempt para sa mga bibili sila ng grocery dahil walang mamimili, doon tayo sa mga respective na mga barangay po natin. Minamahal, pwede nyo pong ipaliwanag na kayo lang po yung mamimili, kayo lang po yung pwedeng mamili. So, baka i-allow nila kayong lumabas na hindi naman kayo mamamasyal. Bibili lang naman po kayo ng pagkain. So, kasi ang tayo po, minamahal, wala po tayong ganong excuse letter. Meron tayo doon sa mga nagtatrabaho, sa may mga trabaho po, no? About sa vaccine. Pero yung about sa mga pamimili, sila yung magiging mga runner or errand, minamahal, bibili ng mga bilihin. Siguro yung pong mga barangay, respective mga barangays natin, baka sila po ay makapagbibigay, lalong-lalo na kung walang ibang pwedeng bumili sa inyo, mga minamahal, sa bahay niyo po, kayo lang. So, subukan nyo lang po sa mga barangays, mga minamahal, dahil tayo, wala po tayong ganong ibinibigay, mga minamahal. Praise the Lord, no? Kaya, siguro kung hindi talaga importante, mga minamahal, yung ating paglabas, huwag na lang po muna, no? Lalong-lalo na kung nag-i-stricto na po yung ating gobyerno, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So, mga minamahal, yung ating kasing inisyo last few Sundays, para lang po yun sa mga nag-work. At try lang po yun. Nagtatry lang tayo, no? If may exempted ba sila. So, mga minamahal, yun naman pong ulitin ko, yung may bibilhin, wala po tayong ini-issue na gano'n na maka-exempt tayo. Pwede siguro kung mga barangay natin, baka intindi naman po siguro yung mga barangay na halimbawa sa pamilya, ayaw nyo magpo-vaccine, tapos isa lang ang lalabas, pwede siguro, basta hindi lang mamamasyal, bibili lang ng pagkain. Dahil alangan naman yung mga pulis ang bibili ng pagkain para sa atin. Alang naman yung mga barangay councilor, barangay tanod ang bibili. Eh, kung gusto nila, pwede rin. Sila yung bibili ng ating pangangailangan. Everybody say praise the Lord. At sa kami namahal, anumang pagsubok ito, manamahal, palagi lang tayong magtiwala sa mahal na Panginoon dahil ang pagsubok, lumilipas po. Pero ang mahal na Panginoon, kahit kailan, hindi po tayo iiwanan, mga minamahal. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. God bless you po, minamahal. I love you so much. But our dearest loves you more. Para sa ating mga karagdagang announcement, ang binibigay pagkakataon sa ating beloved co-preacher, Brother Alex Asoy. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Brother Richard Abal, sa pagdadala ng banal na salita ng ating buhay na Diyos. At sa ating pagpapatuloy, minamahal, tuloy-tuloy po ang ating mga announcement at makita po, minamahal, ang ating TV screen, ang ating schedule of our services. Meron po tayong 3 times a week mga pananambahan po, minamahal. Every Sunday,
Ito po ay mag-upisa ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At araw ng Wednesday, ito po ay tinatawag na midweek service po, main mahal. Mag-upisa tayo ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At ang araw ng Friday, so on, tayo mag-upisa ng alas 6 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Purihin po ating buhay na Diyos sa mga karagdagang announcement po, main mahal. Praise the Lord. Sa ating mga beloved cherubim, at ang ating beloved children's choir, mayroon po tayong practice after sa ating service po, may namahal. Praise the Lord. At sa ating mga parents, sa ating beloved children's choir, mayroon din pong tayong meeting po, may namahal. No, sa ating mga parents, sa ating beloved children's choir, mayroon po tayong meeting, may namahal. Sa ating ministry building po, may namahal. No, sa children's ministry po ang ating meeting sa ating mga parents. No, sa ating programa sa Jesus Miracle Hour po, minumahal, ito po yung gabi-gabi. Minumahal, mag-upisa tayo ng alas 10, alas 8 ng gabi. At matapos tayo ng alas 9 ng gabi, minumahal, at ati lang tayo po, minumahal, ang GMCIM. No, sa ating mga Facebook, YouTube channel, sa ating GMC, Cebu Central, Visayas. So yun po minamahal ang ating mga importanteng announcement. Magpalihans, dito lang po tayo sa harapan, magpa-counsel sa precious area po minamahal. Praise the Lord. Pray po ating buhay na Diyos, hindi na po tayo magtagal. Sa ating temporary nga paghihiwalay, ating closing prayer po, ating brother Larry Delbo. At tayo po tumayo minamahal sa ating temporary nga paghihiwalay sa ating pagtatapos sa ating banal na gawain. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, itong beloved preacher. Paradalik asoy. May mahal man, tumayo tayo, manalangin tayo sa itong temporary paghihiwalay. Dagilang po pala may mga Diyos, makapangin sa lahat, sa pangalan pinakamamahal pang Jesus. Maraming salamat po, Lord, sa tapos ng gawain. Langisan, malapay na. Salamat mo sa paglangis mo, maging sa pagsimula, malapay sa lawit ng mga talangit, malapay sa Jokulsong, sa Olimsong, mga lipto, malapay nun. Maging sa patutuo na mga kapatirong, paano po sila pinagpala, mula po kay mulang sila yung naglingkod po siya. Maraming salamat, mala Panginoon. Salamat din po, mala Panginoon, sa pagpaliwanag, sa pagpibigay sa mga kapatiran tapat na nagbigay, kaputhandog, itinigamit, sa madalang gawain, mala Panginoon. Salamat din po, mala Panginoon, hallelujah. Sa lawit yung mga choir, mala Panginoon, sa imatamis presensya, patuloy binuhos mo sa galgitan. Salamat, mala Panginoon, nagpatunay kay sumasami, mala Panginoon, sa amin ito. Salamat, mala Panginoon, lalo higit yung pisalamatan, yung matamay mong banalas silita, dahil po, dala po sa inyo, mahal mga wali, malamang mga ral, sa hapo itong isipin pagkain sa mga kuluwa at nagbigay ng kalakasan namin sa paglingkod po siyo. Purihin ka, malapayinon, sa hapo ito kami dumadalangin sa dalangin po yung ginagalang, mga pastor, Will Israel, alam na malapayinon, panghawakan mo kami hanggang siyong pagbabalik, malapayinon, huwag mo yung tulog, mawalay po, bogus, iba yung kasigkasigan, ay pagkalubos sa amin sa paglingkod namin sa iyo, mga sabito, pero paghiwalay, malapayinon, hiwalay mo ba sa mga dakilang pag-ibig, presensya, isuma sa amin, samahan mo kami sa pag-uwi, makarating mo kami, mga batas sa amin, sa kanyang tahanan, malapayinon, at susunod gawain, balik mo sa amin, mala Panginoon, so nagwain sa araw Miyerkules upang ikaw sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang iyong samot na langin sa matamis at makaparingan ng pinakamamala Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating Abel Prayer, Larry Delbo, o mayroong mahal, mga pangbustahay. Magkawain po tayo bilang mga anak sa atong buhay na Diyos. Praise the Lord.